Good evening. Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening po. Evening. Good evening po. Ang ganda naman ng sala nyo, Tita Nancy. Ha? Ano po? Ganda naman ng sala nyo. Ang ganda ng room nyo. Sa Pilipinas po ito, hindi dito. Pilipinas po. Sosyal. Ay. Kaya wala naman akong bahay ngayon, binenta ko. Para magka business sila. Kaya nakatira na ako sa back house. Ano nga lang sa mga anak? Para sa ano? Re-rent po. Parang BNB. R&B ba yun? BNB. Airbnb. R&B. Yeah. Alright. Good evening, Tita Josie. Anong ulam? Anong ulam ngayon, Josie? Bumili ako ng... Nagutom ako, binumili ako ng tofu soup. Talaga nahihilo. Sugar ko biglang bumaba. Sarap ng ulam namin eh. Sitaw eh. Ah, sitaw. Ako, tofu. Tofu soup kasi... Okay, tsura natin pag kumayata tayo. Ewan ko lang. Ang ulam po namin, Pastor, pinangat na pampano. Ay, nako. Wow! Pangat. Ako din, pangat. Mayroon din akong, Josie, mayroon din akong pangat. Pangatlong init. Ganon, mamay ulam po. Pangatlong init. Pangatlong init na yun. Kaya may pangat din kami. Good evening, Pastor Bert. Gandang gabi po. Ay, Pastor. Ang ganda ng hat niyo, Pastor. Ah. Lagi kayo naka-hat. Ah. Malamig po kasi dito sa Den. Nasa Beverly Hills si Pastor eh. Oh. Kapag nasa Beverly Boulevard, medyo mainit. Hi, Tita Girly. Hello. Hi, Tita Girly. Hi, Jasmine. Hello po sa lahat. Hello. Good evening po. Hi, good evening. Nakilala niyo ba ng gusto si Paring David? Pogi, Pastor, ang pogi. Pogi sila nga lang ko, ang pogi. Kaya ano eh, habulin ng chicks. Oo nga, Pastor. Hi, James. Bumata na naman si Brother James. Yan na, napapasok na yung mga tao. Ariel, say hi to them. Come on, here. Say hi to them first. Nabi. Ka, halika. Okay, oh, say hi to them first. Hi, Aye. Hi. Ah, whoa. This is the cool. What's this? You are good at the cool. Hi. Hi, everybody. Say hi, everybody. Hi, Rizal. Okay. Natutulog kayo. Asa si Jairus. Oh, you play that. Natutulog na kayo, ha? Okay, let's pray. Let's bow our heads and close our eyes. Let's pray to the Lord. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this beautiful night. This is our third night of our prayer and fasting. Not just aiming to lose weight, but to lose the weight of sins, Lord God, and to be more closer to you, draw closer to you, Lord, and learn more from you. May we learn from you today about the life is right and full, Lord God. We thank you. We love you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, wala nang pasaka-pasakalye pa.
At since lagi tayong madami, kailangan umpisahan agad natin at take away natin. Napakaganda ng ano ng storya ngayon, ano? Isa sa mga favorite ko tong Second Samuel na 'to eh. Kasi puro David 'to, puro David. At amazed na amazed ako sa buhay niya. At nakakapag-identify talaga ako sa kanya. So, sinong gusto magsimula? Sinong atapang atao gusto magsimula? So, nandiyan yung rise ni David, kanyang pag-angat, ang kanyang pagbagsak, diba? Hanggang sa yung nakuha niya yung mga consequences ng sins niya. Pero, David started as a man after God's own heart. He remained as a man after God's own heart, kahit na nagkasala siya. So, pwede pala yun. Yes. Mas importante, matuto tayong humingi ng tawad. Right? Unahin na natin yung nagtataas ng kamay sa no from Los Angeles, California. Go ahead. Anastasio family, magmi-mute kaming lahat. Okay po. Takeaway po is when we sin, we must face the consequences, repent, and continue seeking God's heart just like David. Yan po. Amen. Amen. Matindi yung ano yung ginawa ni David. Matindi yung sin niya. Yeah. Hindi ordinaryo. Di ba? Adultery na, murder pa. Di ba? Sana po ay sumama siya dun sa gera, sana po di siya nagkasala. Yeah. Anong ano doon? Anong big lesson doon? Huwag maging idol. The idol's mind is the devil's playground. Kapag ka-idol tayo, dyan tayo atakin ng demonyo. So, pag sinabi ng Diyos na panahon para mag-aral, panahon para magtrabaho, panahon para gumalaw, eh, sundin natin. Kapag sinabi ng Diyos na panahon para mag-relax, panahon para magpahinga, sundin din natin. Di ba? Kasi minsan ang tao hindi umaintindihan eh. Pag sinabi ng Lord, magpahinga ka. Ayaw magpahinga, nagtatrabaho kahit Linggo. Pag sinabi naman ng Lord na magtrabaho ka, ayaw magtrabaho. So, dapat sundin natin si Lord, di ba? Yan. So, para wag nating hayaan na maging idol tayo. Okie dokes. Yan. Go ahead, Brother Aldrin. Ituro mo na ang next sharer natin. Sige po, si Kuya Noel po. Kuya Noel. Gilas boys. Gilas, from Gilas to Gilas. Takeaway ko, obey and you will be blessed. Yung nangyayari kay David nung mga golden era niya nung sumusunod siya sa Panginoon. And disobey and you will be judged or punished. Yun sayang naman yun ang nangyayari sa kanya. But he repent, so pinatawad siya ng Panginoon. The Lord take away sin, the microresponding punishment talaga, yung kinuha yung anak niya na matay. So, kailangan patuloy lang tayong susunod sa Panginoon. Yun lang po. Napansin niyo ba, Brother Noel, no? Umingi siya ng tawad, pinatawad siya, pero yung consequence nandun pa rin. Nandun pa rin. Yeah. So, kung may ginawa tayong mali, patatawarin ka ng Diyos. Pero yung consequence, nandun pa rin. Pinatawad siya, but yeah, may consequence talaga. Yeah, naalala ko lang isang pakla siya. At, nagpalagay siya ng boobs, nagpaputol siya ng ano, tapos naging babae siya, sumali siya ng pageant, nagpunta siya ng Europe ba o Amerika. Nakapag-asawa pa siya. Naakala kasi babae siya. Palit siya ng pangalan. Alam mo, dito sa Amerika, pwedeng gawin mo kahit anong gusto mong gawin. Eh. Pero na-born again. Nung na-born again, solid yung kanyang radical na change. Talagang sabi niya, hindi, lalaki talaga ako. So, ginawa niya, tinigil niya yung pag-inom ng hormones. So, nagmukha siyang tomboy. Kasi, alam mo yun, kasi buo na yung mukha niya ng babae. Pag tinigil niya yung, yan, nagmukha siyang tomboy. Ang problema, sabi niya, okay lang kasi importante, pinatawad ako ng Diyos. Eh, na-in love siya sa babae. Tapos, nagpastor siya. Tapos, na-in love siya sa babae, kinasal siya.
Eh syempre wala na yung ano niya. So yun yung consequence. Malungkot siya kasi hindi siya magkaanak, di ba? Tapos hindi niya ma-enjoy totally yung gift ng Panginoon. So sabi niya, masakit man yung consequence pero kailangan kong harapin, pero importante sa lahat, meron akong eternal life. Pinatawad ako eh, di ba? So ganun din yun kay David. Masakit yun. Akalain nyo, namatay yung anak nila ni Bathsheba. Diba? Talagang nagana siya nun eh. Nagsaklot siya nun. Talagay siya ng abo sa ulo. Tapos nun, ni-rape nung isa niyang anak, yung babaeng anak niya. Eh diba, pang-tulfo yung mga ganun, mga ganung storya. Hindi lang yun, yung isang anak, si Absalom, pinatay niya yung kapatid na nang rape sa kapatid nila. Ah, diba, mas, kumbaga po ikaw yung tatay nun, parang dagdag na naman ng pain. O hindi lang yun. Tung anak niya na to na pumatay, nag-rebel against sa kanya. So napilitan niyang ipapatay sa kanyang mga army. So grabe yung consequence ng kanyang ano. Kasi matindi naman kasi talaga yun. Eh. Adulterous relationship plus murder. Sinetap niya si Uriah na ilagay sa front line. Diba? Si Uriah kasi ay part ng David's honorable men. 'Di ba? Napaka-honorable. Hindi po ako uuwi sa bahay namin para tabihan yung asawa kasi nakakaya naman po doon sa kay General Joab nandoon sa disyerto. Tapos ako eh nandito sa ano. 'Di ba? So nakaka-amaze yung pagka-honorable. So mas lalong lumulutang yung pagiging pagkasama ni David, 'di ba? Pero hindi niya alam na masama na pala siya. Pero nung pinaliwanag sa kanya ni Nathan, nako, yun na. Ang ganda ng turnaround din ng kanyang puso. Kaya naman napatunayan, sa panahon ng okay ang puso ni David. Pero sa panahon na hindi okay, ang kasalanan, okay pa rin ang puso ni David kasi marunong siyang tumanggap ng rebuke. Ayan, magandang tanong yan sa ating ngayong gabi. Marunong ba tayong tumanggap ng rebuke? Ayan. Ayan. Sige, sagutin natin yung mamayang tanong na yan. Tita Brother Noel, sino ang kasunod mong ano? Sino ituturo mo, Brother Noel? Si Allison. Si Alex. Nag-iisang youth na nakikita ko eh, kaya si Allison. Go ahead, Allison. Nakamute ka, Allison. Ay, walang sound. Hindi ka nakamute, pero walang sound. I-plug in, plug out mo ulit. Wait, narinig po ba ako? Yan, okay. Hi pa. So, ang nagustuhan ko po yung sa pinakahuli, yung whatever you do, work heartily as for the Lord and not for man. Knowing that from the Lord you will receive the inheritance as you as your reward, you're serving the Lord Christ. And then I also like the picture from the very end na nakalagay, live for an audience of one, and that's for Jesus, like just glorifying him. And then connecting it to the story of David kasi nung nagkasala siya, hindi niya inisip si God. Parang inisip lang niya yung kahihiyan niya na, kailangan kong tapalan yung sin ko kung hindi mapahiya ako sa mga subordinate, sa mga, ano, you know, mga soldiers niya, army niya, mga people niya, pag nalaman yung stain na nagawa niya. But he wasn't thinking na, ano yung mafe-feel ni God sa sin na nagawa niya, na na-commit niya. So he was more of thinking about people, about the people as his audience, instead of thinking na nag-focus lang siya kay God, you know, na audience lang niya si God, na iniintindi lang niya kung ano yung iniisip ni God about sa kanya. And that's something that he forgot, unlike when he was like a kid before, na ang audience lang niya si God. Kaya nga, you know, naging siya ngayon parang greatest, ano yun? Greatest king of all time sa Israel. Opo.
Tapos yun lang, to apply that to myself naman po. So let's say sa praise and worship po na imbes na natetense of how you would look like in front of the people while I'm singing, I should be worried more of or like not worried but more thinking of na dapat presentable ako sa harap ng Diyos na amen. Yung pag-worship ko is dedicated kay God at hindi just to impress the people in front of me. Amen. But na yung sinabi ni Ate Tin, naalala ko na ang ini-aim namin is na makita ng mga tao na Jesus is in us. Amen. So, yun po, live for an audience of one. Amen. Tama si Allison doon, no? Panalo si Allison. Oh, panalo na. Sorry, may nanalo na. Uwi na. Na. Tapos uwi na. Tinapos na. Hindi nakakatawa kasi yung ano yung si David nga nung bata, audience of one siya. Si Lord lang piniplace niya. Eh sumikat na pumasok sa ulo. Ay mahirap pag ano kaya nagiging successful eh. 'Di ba? Ngayon audience of many na siya kasi ano na lang ang sasabihin ng mga tao ko ng buong Israel pag nalaman nilang nabuntis ko si Bathsheba. 'Di ba? Ano na lang sasabihin pag nalaman nilang pinapatay ko si Uriah. 'Di ba? So, yun na audience of many na siya, hindi na siya audience of one. Nung ni-rebuke siya ni Nathan, no, ni Prophet Nathan, yun na, naging audience of one siya ulit. Bumalik siya sa Lord. Pero in spite of that, the consequence is still there. Diba? Thank you, Allison. At I agree with you na kapag nasa harapan tayo ng mga tao, nagpipreach man tayo, nagsishare man tayo, kumakanta man, tumutugtog, nagsuserve man tayo ng pagkain, nagbibigay man tayo ng bulletin, or whatever we do, lalo na sa simbahan natin, we do it for the audience of one. Diba? Kaya nga, naalala ko, may natutunan ako sa pastor namin dati na Sabado pa lang, sabi niya, nung dinidisciple niya ako, alam mo, sa nung na-born again ako, sa sobrang excited ko sa Lord, Sabado pa lang ng gabi, hinahanda ako na yung damit ko. Pinaplansa ko na yung polo ko, yung pantalong ko, ililinis ko na yung sapatos ko. Excited ako na dumating ang Linggo kasi makakaniig ko, ako ay audience of one. Kumbaga, nakakatuwa, di ba? So, thank you, Allison. At pumili ka na ng mga ating susunod. Pero bago ka pumili, batiin muna natin yung mga bagong sali. Hi, Tita Mini. Hi, Tita Darren. Hi, Pastor Cled. Pastor Tim. Mother Cons. Hi, Jeannie. And Sister Giselle. Good evening sa inyong lahat. All right. Allison, sino ang susunod? Tita Elvi po. Oh, Tita Elvi. Akala nyo youth ah. Youth ang pipiliin ah. Youth naman si Tita Elvi. From Beverly Hills. Pakit, pakit. Sa'yo. Yung pong sa akin yung pag... siguro si David po kasi sabi niya po naging successful siya as a king. So putting success on your head or in our head para pong it will lead us to pride, di po ba? Mm-hmm. So ganun po yung nangyari kay David, nagkaroon siya ng pride kasi nga naging successful siya. Ganun din naman po bilang mga Kristiyano, let us not remain humble. Kung ano man po yung success na na-attain natin, we'll remain humble at saka let's give ourselves really to the Lord. Now, it's not us. It is our Lord who put us there, who placed us there sa lugar na yon. Kung bakit tayo naging successful, it's because of Him. Hindi po yung ating sariling kakayahan. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Tita LV. Sino ang next? At sabi niya, not by might, nor by Pastor, meron akong isang question. Sige po.
Nalaman ka ng mga tao yung nangyari kay, ano, yung mga kasalanan ginawa ni David. Kasi nagpatuloy yung reign niya. Ano pang tanong niya? Kung nalaman ng mga tao. Yes. Kasi magiging unpopular siya. Yes. Oo. Kaya po na-divide ang kingdom. Okay. Apo. After noon, isa sa mga consequences ng sin ni David ay nung pinamana niya kay Solomon, solid pa, one Israel pa yan. Golden years yan eh, David Solomon reign. Pag alis ni Solomon, papamana niya na sa anak niya na divide yung kingdom. Nagkaroon ng Judah, no, tribe of Judah, kingdom of Judah, nasa bandang south, no, kumbaga parang Mindanao sa atin. Kumbaga dito sa California, parang San Diego. So, tapos yung Los Angeles, San Francisco, at saka yung parang Visayas, Mindanao, yun yung naging nag-remain as ang pangalan nila ay Israel pa rin. No? The Kingdom of Israel. So naging dalawang kingdoms. Isang Kingdom of Judah sa south, isang Kingdom of Israel sa north. So na-divide. Ang tanong, nalaman ba ng tao? Yes, nalaman ng tao, napunyag yung kanyang kasalanan. In fact, nalaman din ng tao na yung pating consequence niya. Diba? Pero bakit David remained, until now, David remained the most popular biblical character sa Israel hanggang ngayon. Pansin niyo yung kanilang ginagamit sa flag nila, Star of David. Diba? Pag pumunta ka sa Israel ngayon, tanongin mo si Jesus Christ, sasabihin nila, well, ano yan, dito anak natin. Pero ask David, kung sino si David. No, talagang sikat si David. Ang sikat sa kanila, si Abraham, si Israel, si Jacob, at saka si David. No, yan yung mga talagang sikat sa kanila hanggang ngayon. So, kumbaga, bakit he remained na sikat? Kasi nga, pinakita niya na during those times na bagsak siya, marunong siyang tumanggap ng pagkakamali. Yun ay kahanga-hanga. Kumbaga, bihira ang tao na tumatanggap ng pagkakamali. Kadalasan ng tao, pagka sinabi mong mali siya, ituturo yung ibang tao o kaya magagalit sa'yo. Parang ganun. Pero si David, hindi tumamin agad. No, yun yung difference ni David Peter versus kay Judas. Si Judas kasi, nung dininay niya yung Panginoon, nalungkot siya. Diba? Mas matindi pa nga ginawa ni David at saka ni Peter. Si Peter, 3 times ang dininay. Diba? So, imagine nyo na si David umamin agad. Si Peter, inamin niya na mali siya. Diba? Nung nakita niya ang Panginoon. Pero si Judas, may remorse, si David may remorse, Judas may remorse, Peter may remorse, nalungkot silang tatlo. Pero si David, si Peter, umamin sa kasalanan at humingi ng tawad. Si Judas hindi. Kaya nagpakamatay siya. So yun yung kadalasan eh, na pagkakamali ng maraming tao, hindi umaamin sa Panginoon. Kaya walang repentance, wala namang forgiveness kung walang repentance. Matuto tayo talaga magpakumbaba na mali tayo. Hindi lang sa Panginoon, kahit sa mga tao na nagawa natin ng pagkakamali. Humingi tayo ng tawad. Diba? At patatawarin tayo ng Diyos. Kaya sikat pa rin si David. Kahit na nalaman na yung kanyang deepest secret. Diba? O, eh, kung mga politiko yan, hindi siyempre ano, papaalam niya dahil sikreto yan. Diba? Alright, good evening Tita Pepot. Good evening Tita Fe. Good evening, Kiko. Pastor. Good evening po. Ayan, may mga bagong dagdag. Good evening. Good evening, may mga bagong dagdag sa ating barangay. Okay, nakanino ba tayo? Alimutan ko tayo. Nakakay. Sino yung ating sharer kanina? Si Tita LV. Si Tita LV ba? Tita LV na kanino kanina. Tita LV, sino yung next na ano yun po? Nakamute po kayo. Tita Josie po. Tita Josie.
Kapiging daw. Kapiging. Kapiging. Nabaulam natin sa Sunday. Ano ba nga? Pag-usapan niya. Pag-usapan niya. Ano bang merienda natin sa volleyball? Magigil kumain. Tusok-tusok daw. Tusok-tusok. Tusok-tusok. Tsaka sa malamig. Wow. Dadalhin ko yung ano, isang pang burner dito. Sige, Tita Jessie, go ahead. Natutunan. Parang na... Take away. Baon. Na pagpa-relax-relax tayo sa buhay espiritual. Diyan tayo ha maano ng kaaway. Maka-penetrate. Mm, yung parang kagaya ni David, di ba? Oh, nakita niya si Bathsheba. Si dapat na sa ano siya. Yung focus niya nawala. Yung focus niya sa ano nawala. Mga pa-relax-relax lang ganun. Kaya dapat tayo eh lagi tayong ano nakapokus sa ating Panginoon para magkasalaman tayo, eh, balik agad sa Panginoon. Amen. Pag sinabi po, pagpa-relax-relax po, pag sinabi po sa present time, ano natin siya i-identify? Halimbawa, pag hindi tayo nagsisimba, pa-relax-relax yun. Pag di tayo nananalangin, pa-relax-relax yun. Parang madali tayong ano ng kawan. Hindi tayo matatangay. Yeah. Pag hindi tayo parang, nagbabasa ng Biblia, yun, pa-relax-relax yun. Parang pa-relax-relax lang. Pagka ang kasama natin madalas, hindi mga Kristiyano, kaysa mga kapwa ng Kristiyano, pa-relax-relax yun. Kasi madali kang ma-offera ng mundo. Madali ka. Yeah. Unlike sa mga kasama mo mga taga-church, ang i-offer lang sa'yo pagkain. Pagkain. At saka huntahan doon sa harapan ng office sa patio. Yun lang yung offer sa'yo. Di ba? I mean, let's face it. I mean, bakit mabait tayo pag nasa loob ng YB? Nasa presensya tayo ng Panginoon. Diba? O sabi nga ni Jairus, alala, kung pwede lang daw siyang tumira sa YD, gagawin niya. So, di ba kasi pag nasa presensya ka ng Panginoon, hindi ka nakakaisip ng kasalanan, di ba? Di ba po? Kumbaga, halimbawa, sabi nung estudyante ko dati, ano daw eh, naiinis siya kasi madalas siya daw naiisip yung kasalanan na ayaw niya namang gawin. Di sa usapan namin, sabi ko sa kanya, 5 times 5, sabi niya 25. Sabi ko 9 times 9, sabi niya 81. Sabi ko sa panahon na tinatanong kita ng 5 times 5, naisip mo ba kasalanan? Hindi, di ba? Iniisip mo kung ano sagot. So ganun din 'yon. Kung sakaling ikaw magbabasa ka ng Biblia, magbababad ka. Hindi mo maiisip magkasala, nababad ka sa Biblia, di ba? Ganun lang kasimple 'yon. Huwag tayong magpabaya sa buhay spiritual natin, di ba? Hindi lagi magic na pagka nasira na tayo, balik tayo sa Biblia. Kumbaga, kumbaga parang pagkain yan. Eh. Araw-araw natin kinakain, namulusog tayo. Di ba po? Amen. So, yeah, tama si Tita Josie. Huwag magpa-relax-relax, huwag magpa-red horse. Petek. Yeah, may commercial yung pa-relax-relax, pa-red horse, red horse. Tita Josie, sino ang next mong sharer? Sino ba yan? Hindi. Ayaw mo. Tapos na siya. Hindi pa tapos. Tapos na ba? Tapos ka na ba? Si Nancy? Hindi pa. Hindi pa. Hindi ka pa. Hindi pa tapos si Nancy. Nag-gabi sila sabi mo. Okay. Thank you. Maraming mga about repentance nangyayari sa buhay natin. Yung bilip ako kay King David na about the repentance. Pero naano ako dito yung no idols. Bilib ako sa no idols. Sa parang sa church natin, dahil wala tayong idols, ang focus natin ang Panginoon. Hindi tayo nagpo-focus sa mga iba.
dahil ako po ay dinala ko sa convent dahil matigas ang ulo ko nung high school, dinala ko sa convento sa Antipolo para tumino ako. Lahat ng rosaryo, lahat ginagawa ko. Postulant pa lang ako noon na searcher. So, ang Carmel sa Antipolo. But daw ang point ko doon, kasi ang lolo ko ay Monsenyor. Monsenyor, hindi ko alam kung ang dating Catholic, I don't know, you know what is about Monsenyor. Pag Catholic Monsenyor, mataas na rank ko yun. So, parang kami, gusto nila maging madre kami, mga padre ang kuya ko. So, hindi ako nag-satisfy sa mga idols. Naging Legion of Mary ako. Talaga akala ko, yun, yung sa mga idols, akala ko yung paghahawak, yung sa ano yung alam mo yung handkerchief ganun yung sa handkerchief na hindi ko alam kung those who are not used to be a Catholic probably you don't know what I'm talking about but I used to be a Catholic I know that kaya na ano ako dito sa no idols so magmula nung nawalan ako ng inalis ko yung mga idols lahat ng idols ayun nag-focus ako sa Panginoon so naging nagrepent ako God forgave me. Kaya nga sabi, paborito ko po yung first letter of John verse 9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us all unrighteousness. Humingi ako ng tawad, pinatawad ako. Tapos may mga consequences. Opo, may mga consequences. Pero after that, yung cup nag-overflow ng blessing nung humingi ako ng tawad sa mga kasalanan kong na karumalduma na ginawa kong kasalanan nung college ako. So, yun po. Consequences, after that, the cup will overflow of blessings. And you don't expect na ganun pala pag finocus mo ang Panginoon, alisin mo yung idols, that will be a blessing. Thank you po. Thank you po. Yun lang. Amen. Amen. Hindi lang naman mga curved images ang idols na ano na sinasabi na tanggalin natin sa buhay. Pati rin yung mga ano eh, yung mga yung sobrang paghanga sa tao. Yung bang yung pag-idolo ba sa mga bagay o sa mga tao na kumakain ng panahon na supposedly ay ginugugol natin sa Panginoon, di ba? So, yeah, hindi lang patungkol doon. No, kagaya ng minsan, yung sobrang paghanga natin sa mga politiko or sa mga artista, o sa mga basketball players or sa mga ano, kumbaga, those are form of idolatry, parang ganun. So, halimbawa, may game si ganito, si ganyang basketball player, uunahin mo pa 'yon kaysa mag-church ka. So that's idolatry, parang ganun. Okay, may concert yung paborito mong artista, 'di ba? Si ano ba, paborito mo si Eddie Peregrina, bagong-bago, 'di ba? Tsaka si Victor Wood. Yeah. Uunahin mo pa 'yon kaysa mag-church. Hindi nila kilala yung mga yun. Thank you Tita Nancy, sino po ang napipisil niyong susunod? Si Tita Fe po. Tita Fe. Tita Fe Dumo, ating principal. Good evening sa inyong lahat. Good evening. Good evening po. Maganda yung ano talaga testimony ni Sister Beautiful Lips. Isang natutunan ko rito, though how small the sin we may have committed, you know, though how small it may seem, the consequences may be beyond measure. Though sin may bring us to the worst situation, God is still able to forgive us because His mercy and His grace are beyond measure. So, no matter what sins may have been committed in the past, knowingly or unknowingly, when we come to the Lord with a contrite heart, God is full of mercy and He will forgive and He will prosper according
to His plan and to His will. So how we shall be able to maintain our steadfast faith in the Lord? Tama yung sinabi ni Pastor Jeff, concentrate in our spiritual life, pray, read the Bible, and join the fellowship in church, because fellowship in church contributes a lot in a big measure in our spiritual growth. And I would like to, I remember, you know, in connection to this, last week when I, after I read one chapter, I was so much engrossed in the things that I read in that chapter. And you know, after the last statement, after the last idea that I got from the chapter, I felt that the Holy Spirit came upon me in a new way. And I felt it so, so much, the love of God so deeply. And I realized how good it is to read His word, because His word is life. And it gives us wonderful blessings materially, physically, and spiritually, including financially and socially. Thank you, Pastor. Yun ang ano ko. Amen. Beautifully said, Professora. Pastor Bert. Pastor Bert. Sino po ang, ano po? Sino po ang next po sa inyo? Sino po ang gusto niyo? My one of my favorite pastors, Pastor Bert. Ang bait ng pastor na yan. Professor yan. Talaga, maraming estudyante. Praise God. Amen, yeah. Napaganda po ng topic natin na ito'y patungkol sa how to handle success and failure, no? In the life of David, ay makikita natin sa kanya ang mga bagay nito. He was so successful and yet he also failed, no? Not only in the eyes of people but in the very eyes of God. Ang masishare ko lang po, napakarami pong magandang i-share dito. Yung gusto ko lang pong i-share dito yung dalawang bagay ng when David was attempt, no, to number, actually it is Satan, no? Nakita ko po dun sa 1 Chronicles 21 verse 1, sabi niya doon, it is Satan who stood up against Israel and David was forced or tempted to number, no? So dito po ay parang David was already in his glorious years or golden years, sabi nga ni Pastor, no? Na yung success niya talagang is reaping success. And yet na yung success niya eh pumunta na sa ulo niya. No. Inulit ko raw yung guest Sister LB. So dito po eh makikita natin na nung siya and he reaped a consequence for that, no? Kasi Joab, no, is already prompting him. God used Joab to prompt him, to caution him. But he did not listen, no? Yung pride pa rin ni David ang nangibabaw. Sometimes when we are on that pedestal, we must learn how to listen to those who are, even those to those who are the very least na masasabi natin. Because sometimes, sabi nga na kasabihan sa desiderata, no? I will just quote that passage there. Sabi niya doon na, even the fool, sabi niya, they have their own story. No, kahit na si Joab ay mababa ang tingin ni David sa kanya, no? He respect him but he disagree what Joab is cautioning him. Kaya yun ang nangyari na God sent pestilence or maraming namatay. Then David accept that and sabi niya, anong gusto mo? Sabi niya, na you will fall into the hands of men or you will, your people, the people will suffer.
Sabi ni David, I don't want to fall in the hands of men, but I rather fall in the hands of God. Mas matindi po yun kasi mas mabigat po yung parusa ng Panginoon kung titingnan natin. Pero alam ng alam ni David na ang puso ng Panginoon ay mapagpatawad. God is full of mercy and God is full of love. Kaya sabi niya na pipiliin ko na ako ay mapapa sa kamay ng Diyos instead na mapapa sa kamay ng taong makasalanan or mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Praise God. Maganda po yun na and David really is a talagang kinumpront niya, inarap niya. And pangalawa po, nung ang Panginoon ay try to really eliminate, no? Talagang paparusahan niya, the angel of the Lord stopped, no? And then he was required to offer, no? Something to the Lord as an offering to appease the wrath of God. So he had to build an altar. Then dito po yung sa 24, si Arana, the threshing floor, it says there na ang maganda po doon na this guy is offering, he acknowledged David, no? Nire-respeto pa rin niya because he is the king, no? Let us remember, even though, because David, as we can see in himself, no, yung how he respected King Saul, even though he has the opportunity to kill Saul, and yet he did not take his life because he acknowledged him that he is God's anointed. Kaya minsan po, no, na ito'y warning sa atin. We must not, or sabi nga, touch not the anointed of God or speak not against them bad things, no? Because they were the one God put them there. So makinig po tayo sa kanila. We must submit to them. And yet, makikita natin na sabi ni David na sa buhay ni Arauna na makikita natin na i-respect, i-honor, i-highly look at King David, no? Kasi siya yung kanyang hari. Sabi niya, sa'yo na yung threshing floor, sa'yo na yung mga, you can have all the oxen, lahat ng gusto mong gawin in order to build an altar and offer unto the Lord. Libre, sabi niya. Pero sabi ni David, no, sabi ni David, I will not offer anything unto my God that will cost me nothing. Ano po yung makukuha natin doon na sinabi ni David? Even though na ino-offer na parang walang kabayaran o yung walang bayad yung ino-offer. Sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon na when we serve the Lord, no, we are not only serving an ordinary person, no, we are serving a holy God. Kaya our God is worthy, no, to receive the highest, yung pinakamataas, the excellent service that we can offer. Na it will cost us something, no? Na wag lang tayong maglingkod sa Panginoon na parang wala lang tayong ano yung yun. It takes a lot of sacrifice, no? Na once we really serve the Lord, it will cost us something. Kaya sa mga kabataan, sa tayong lahat, no, sa ating paninilbihan sa Panginoon, na it will cost you or sa buhay natin, no, as we follow Him, no, as we follow Jesus, na really, it is a big price to pay sa buhay po natin. Pero it is incomparable naman po sa kahuli-hulihan ng buhay natin. Makikita po natin na even the yung matatanggap natin sa kanya ay hindi po natin mapapantayan, no? Yung matatanggap nating reward sa ating Panginoon in His kingdom come, when His kingdom come.
So yun po na yung may share ko lang sa buhay ni Aring David na the man who's after God's own heart, no? Na napaka ganda ng puso niya kahit na siya ay nagkasala. Praise the Lord. Ayan, salamat po. Thank you, Pastor Bert. Magandang tanong sa atin ngayong gabi, bago tayo pumili uli ng susunod. Paano natin wini-welcome yung mga Nathan sa buhay natin? Kasi specifically, alam naman natin yung ginawa ng mali ni David. Diba? Kinuha niya si Bathsheba, pinatay niya si Uriah, tapos si Nathan yung prophet na pumalit kay Samuel, siya yung parang advisor, spiritual advisor ni King David. No? Kinonfront siya. Ang sabi niya, King David, alam mo ba, may isang mayaman, tapos may isang mahirap, may alagang maliit na lamb na parang ginawa nilang pet. Alam mo yun? Mahal na mahal nila. Tapos ang ginawa ng mayaman, kinuha yung pinapalaki ng mahirap at kinatay. Kumbaga, yun yung sinerve sa kanyang inagaw. Sabi ni David, hindi po pwede yan. Sabi niya gano'n. Hanggat ako ang hari. Diba? Kasi si David, known as patas, just, parehas, talagang mabuting hari si David. Mabuti. Mabait na hari. Hindi po pwede yan. Hanggat akong hari, hindi po pwede yan. Baga magbabayad yung mayaman na yan. Sabi niya gano'n David. Ang sabi ni Nathan, alam nyo, ikaw yun, King David. No? Nirebuke niya, in your face, ikaw yun. Yung tao, may asawa, inagaw mo. Hindi lang yun. Pinapatay mo pa yung lalaki. In your face, nirebuke siya ni Nathan. Ang tapang nitong si Nathan. Kasi hari yun eh. Pwede kang papatay nun. Paano kung dininay ni David? Tapos sabihin ng mga kawal, pugutan ng ulo itong si Nathan, masyadong matabilang dila. Pinagbibintangan ako. Di ba? Ganun katapang itong si Nathan. Pero ang ginawa ni David, umiyak siya agad sa Lord. Nagpatira pa. No? Nag-bow down. Tinanggal yung mag-aara niyang damit. Nagpalit ng sako. Naglagay ng abo sa ulo. Hindi kumain, nag-ayuno. Kasi sorry siya sa ginawa niya. Pinarealize sa kanya ni Nathan ang mali siya. Ginamit ng Lord si Nathan. Ito ang tanong. Paano? Pagka may dumating na Nathan sa buhay mo, kaya mo ba na i-accept yung mga pagkakamali mo sa buhay? Or magagalit ka kay Nathan at papupugutan mo rin siya ng ulo? Diba, sabi nga receive the message, do not kill the messenger. Lalo na sa kultura nating Pilipino, nakakalungkot. Ang rebuke ay hindi madalas ginagawa. Kasi nakakahiya, kasi baka masaktan, kasi baka hindi mo na makita sa church, kasi nga ang lagi natin culture, how we accept rebuke is personalan. Diba po? Tandaan nyo, ang Biblia, ang Panginoon, kung paano niya pinakita ang rebuke, he rebuke in love. Kumbaga, sabi nga na salita ng Diyos, open rebuke is better than hidden love. So, ibig sabihin, kung may pagkakataon, ang discipler mo, ministry leader mo, or pastor mo, or sino pa man, kahit sino sa simbahan na nagsabi sa'yo na may maling nakikita sa iyo o ginagawa ka, i-accept mo siya ng maluwag, 'di ba? At humingi ka ng tawad sa Panginoon. Hindi yung magagalit ka doon sa nagsabi sa iyo, hindi. Ako po, tagal ko ng pastor, alas 20 taon na. Madami na po ako nakita sa simbahan na nawala dahil ni-rebuke. So, ang isang sign ng isang Kristiyano na dumalago, ay kayang tanggapin yung rebuke. Tandaan nyo, hindi kayo re-rebukein dahil para lang to eliminate you in anger. But rebuke
is to keep you in love. Po. Matakot ka pag di ka pinapansin. Ibig sabihin, di ka mahal. Di ba po? Pero pagka pinagsasabihan ka, ay, magsaya ka. Ibig sabihin, mahal ka. Go ahead, Tita Fe. Sabihin ka. My question, Pastor. Maganda yung explanation niyo. But my question is, or how do we do the rebuke? Mm-hmm. How it, do we... Yeah. Apo, how do we do the rebuke? That's the best question, no, sa gabi na to. Kasi una-una tingnan mo yung motibo mo. No, halimbawa may nakita kang ginagawang mali yung kapatid mo sa simbahan, halimbawa, no. Obvious na mali. Tingnan mo yung motibo mo bago ka mag-rebuke. Gusto na rerebukein mo ba siya dahil naiinis ka lang? At gusto mo siyang i-eliminate at matanggal siya sa simbahan? That's not the right motive sa rebuke. Huwag ka mag-rebuke. Manalangin ka na lang. Pero pag ang motibo mo, no, ay to keep the person sa simbahan at sa to keep the person in the Lord, no, unang-una mong gawin ay kausapin mo ang Diyos. Tanungin mo siya, Panginoon, tinatawag mo ba ako na i-rebuke yung kapatid ko? Pangalawa, kung sakali man na tinatawag mo ako, ako po ay natatakot, ako po ay nahihiya, at baka po ganito, ganyan ang mangyari, sabihin mo sa Panginoon yung nararamdaman mo. No? Pangatlo, sabihin mo sa Kanya na pwede niyo po bang i-ready yung puso ko, ang aking bibig, na hindi ako magdagdag ng kung ano-ano pang ibang salita, kundi parang sinaitan direct to the point. At i-ready niyo rin yung puso nung re-rebukein kasi baka naman hindi niya matanggap ng tama. Di ba po? So, yun yung importante. Ano ang motibo natin pag nag-rebuke tayo? Kasi halimbawa, matagal ka nang inis kay ganito, ganyan. Ay, tas nakita mo nagkamali. Ayun, nakita ko ng pagkakataw. Yari ka sa akin sa linggo pag nakita kita. Single out kita dun sa CR, sasabihin ko sa iyo mga kasalanan mo. Eh, kitang-kita at huling-huli na, naku, nanggigigil ako sa iyo eh. Diba? Eh, pagka ganun ang motivo mo, hindi maganda. Diba? Pero pagka yung burden mo, parang yung burden ni Nathan, gusto niya lang umayos si David. Kasi bakit gustong umayos ni Nathan si David? Kasi pag nasira si David, sira ang buong Israel. Leader siya eh. Di ba po? So, concerned din ni Nathan yung buong Israel, prophet siya ng Israel eh. So, ganun din. No? Kumbaga dapat mamutawi yung pag-ibig sa kapwa, hindi yung pagkainis. We eliminate, we rebuke not to eliminate in hatred, we rebuke to keep the person in love. So, yun po yung ano natin. Kumbaga, kaya ang tanong po. Opo. Kaya po ang tanong ko, tita, eh... Ay, go ahead, Pastor. Ang tanong ko, tita, sa lahat. Tapos. Paano kung may lumapit sa'yo na Nathan? Kasi importante na mahalin natin ang mga Nathan sa buhay natin. Do we consider Nathan as a loving, concerned person? Or do we consider Nathan as an antibiotic, toxic person na nangingilam ka eh? Huwag kang mangyelam sa buhay na may buhay. Huwag kang marites. Diba? Huwag kang ano, pakailaman mo yung buhay mo, huwag yung buhay ko. O ganun ba ang attitude natin kay Nathan? Diba? So, how do we react? Importante kasi dito yung reaction natin. It will make or break our future. Diba po? Go ahead, tita. May sabihin pa kayo. My subsequent question, Pastor. The rebuke, about the rebuke, because not everybody really does the rebuke, you know, away from people. Mm-hmm. Meron yung mga tao, i-rebuke ka sa presence ng marami. Mm-hmm. So, embarrassing naman po yun. Yeah, embarrassing. Yeah. So, if you love the person and you want him to be corrected because you love him, mm-hmm, and you want him to grow, you want him to improve, mm-hmm, you don't embarrass the person. Exactly. Listen, you don't put him to shame. Yes. You know. Mm. Yeah. You... This to my memory, yung one time, Pastor, yung mga co-professors namin, ano sila yung, they were discussing, talking much against a certain professor, Pastor, sa school na yun. Mm.
Tapos hindi ko natiis. Naawa ako doon sa taong pinagchichismis nila, pinuput down nila. So, ina-analyze ko yung problem. Ina-analyze ko rin yung fault ng professor na yon. So, one time nilapitan ko siya. Dalawa lang kami, Pastor. Sinabi ko sa kanya kung ano yung problem. Kung ano yung chismis going around against her. And in a very sisterly manner, sinabi ko lahat sa kanya. She did not react negatively. She didn't even say a single word to me in response sa aking ano na present sa kanya. But you know what? Dahil siya peaceful person also, nag-enroll siya sa UP. Para mag-improve siya sa kanyang teaching and so on and so forth. And it came out after one sem na she was able to write books, volume 1 and volume 2 for the use of the university. So nabura, in other words, nabura yung kanyang negative na talk against her, nabura. And she rose because she came to the Lord. She asked for forgiveness. Ganda, kaya pumasok sa ulo ko ngayon because it is exactly the same picture that of the story that we are discussing tonight. And she grew and she was promoted and she was praised by those people who were putting her down. But Pastor, importante din na titingnan mo kung anong klase yung taong i-rebuke mo rin kasi may tao na kahit tama ka, kahit na hindi mo siya pinahihiya, you deal with him or her as a brother because you are interested in his growth at saka protection, you know, magre-react sila, they will do something against you. Yeah, that's true. Pwede pong mangyari yan. Yeah. Kaya naman napakatapang nitong si Nathan na kahit na alam niya ang consequence ito ay pwede siyang mamatay dahil ang nire-rebuke niya hari. Hindi lang basta hari. Yes. Eh popular na hari. Kumbaga popular. Kahit na minsan ang leader kahit mali pero popular, mahirap kalaban. Di ba po? Sa totoo lang. O halimbawa may maling ginawa ang presidente, eh popular. Mahirap mo kalabanin yan kasi popular eh. Kalaban mo buong bayan. So, ganun din. No? Eh, pero ito, matapang itong si Nathan na talagang sinabi niya kasi, ano siya eh, guided by the Holy Spirit. Di ba po? Oh, meron and David naman. Yeah. Yeah. Apo. And David was the kind of person who was willing to accept and to change. Apo. At saka po ang buhay Kristiyano, linawin lang natin, hindi lang tungkol sa halihin at sama-sama, hindi lang tungkol sa saya, hindi lang tungkol sa I love you sister, I miss you, hug, kiss, hindi lang to tungkol doon. That's part of it. We love that. Pero ang tunay na buhay Kristiyano ay paano pag nagkaroon na kayo ng conflict? Mag-iwalay na lang makayo basta? Alam niyo ang tunay na Kristiyano na nakikita sa pagkakataon kaya mo magpatawad at kaya mong humingi ng tawad. Di ba po? Kaya mo makipag-ayos. Eh, kasi yun ang message ng Biblia. Eh. Hindi lang yung puro masaya tayo. Hindi lang. Kasi darating sa pagkakataon, magkakaroon tayo ng conflict. Some people will not like other people and alam mo yun, there were instances na gagamitin ng enemy na alam mo yun, madaming pagkakataon gagamitin ng enemy. He will put something in your heart na para mainis ka sa kapwa mo, sa kapatid mo. May gawin man siyang mali o wala. Ganun yun. So, kumbaga, you need to understand na kumbaga, ang tunay na buhay Kristiyano ay rising above the situation. Hindi lang yung basta masaya tayo. Diba? At saka, higit sa lahat, kaya nga sinabi ko, kapag kayo ay pinagsabihan, ibig sabihin nun, mahal kayo. Diba? Parang ako, halimbawa, nilapit ako kayo, may sinabi ako sa inyo na i-correct natin to, ayusin natin to. Hindi ibig sabihin na galit ako. No? Hindi ibig sabihin na
na ayaw ko na kayo sa simbahan. No? Ang ibig sabihin nun, mahal ko kayo. Di ba? Ibig sabihin nun, I want you to keep at to be kept sa simbahan. Gusto ko lumago ka. At ang paglago, hindi lang laging masaya. Laging, kumbaga, ang paglago, natitest yan kapag may conflict na. And soon, conflict will come into our church. Lalo na pag dumami tayo. Because not all people think the same way. Matuto tayong magpasensya, matuto tayong mangunawa. Parang ganun. Okay, Pastor Bert, sino yung next ano mo po, magsasalita? Praise God. Si Brother Renato Francisco. Ayan. Good evening, Brother Rene. Hi, Tata Rene. Ang restroom yata. balikan natin si Tatay Rene. Pastor Bert, pili mo na kayo ng iba. Ayan na pala siya. Ayan na, pumalik na. Ayan na siya. Hello, Brother Magandang Rene. Mag-unmute po kayo. Kayo po yung napili. Brother Rene, kayo po mag... Mag-share po. Ano po ang takeaway nyo sa gabi na to? Tungkol po sa, ano, sa review. Na-encounter naman natin lahat yan. Pero sa akin, pwede naman sa akin sabihin diretso. Mas gusto ko yung diretso kung ako yung minasagasaan, mali o right there, may tatama ako kung mali yung perception kasi minsan hindi naman lahat tama yung nakikita natin. Kailangan din ng, you know, malaman mo lahat kung nakapaloob doon, bakit nangyari yun, bakit ka nagalit o bakit. Pero merong tao na matawag natin hard. Ngayon, sana nagtay ko kanina, paano kung malaking tao, paano nga kung sadyang ganun siya, paano kung ano, siyempre mabawasan ang kasama natin. Kasi pag inintindi natin lahat yung mga kung paano, paano, siguro tama lang pastor yung pagdasal mo, pag may mo kung bigyan ka ng go signal na sabihin o bigyan ka ng tamang salita na gamitin para acceptable dun sa taong concern, para may tama kasi ako, hindi ako mapakali. Pagka ganun, hanggat hindi ko na kausap, na dito sa church natin, nung wala pa kayo, nangyari sa akin yan, actually, doon sa kasama, sa member, kasama ko parun sa bahay, alam ni Sister Pea na yung kwento na yun, hanggang ngayon yung asawa na pupunta ka dyan, pero nanahimik na lang ako dahil nag-confess ko na yun kay Pastor Manny. Tapos ngayon, yung pag umaattend ako ng mga gatherings, tapos nakikita-kita yung mga dating nasa chat, panabanggit ko na sa Church of Nazarene dyan sa 3rd and Vermont. Oh, kamusta. Marami silang hinahanap. Tapos pagka kalaunan ng pag-uusap, nag-single out sila ng person. Nagugulat ako, ang common denomination ng mga tao, hindi lang dahil sa nalipat ng trabaho, hindi lang dahil sa napalayo. Talagang iisang tao ang naging dahilan kung bakit mga nawawala yung mga tao dyan sa church. At hindi ko rin gustong sabihin na ngayon, unless magkaso tayo pa kung sino man yun. Ang sa akin kasi, masakit para sa akin na makita mo nang hindi mo na nakikita. Regular na nagpupunta at kaya tapos bigla na wala. Bakit? Yung tanong ko, kakamustahin ko na wala. Bakit? Ano tawag ito? Mahalaman ko yung dahilan. Kung sa akin parto, kung takeaway ko yun. Kung nasiguro mo, nakita mo, na prueba mo, hindi lang ikaw, may meron tayong Bible verse na pag may nakita kang mali, tungkulin ng isang Kristiyanong sabihan na nagkamali. Pag di pa rin nakinig sa'yo, tumawag ka ng isa, dalawang tao, tatlo, para may ayos. At pagka hindi pa rin siya nakinig o sumunod, wala na tayong pananagutan sa Panginoon. So, sa akin, take away ko is, kung sigurado ka,
pasabuti siguro ang kausapin mo, tumiming ka ng good timing, na nakita mo nakangiti siya, o good mood, mingi ka ng minuto o sandali para makausap siya. Gamitan mo na ng medyo magandang adjective muna hanggang sa ipunto mo yung gusto mong sabihin. At kung ano man yung reaction niya, listen, sabi mo, and then later on, maglalaro sa isipan ngayon eh, taong hadjat eh. Di katulad ako, for example, pag ako sinabihan mo ng mali ko, gugulat ako kasi minsan din natin alam yung mga sinasabi natin, lalo kung galit tayo. May mga action tayo na din natin na notice na makakasama pala. So, sa akin, pwedeng sabihin, pinapaalam ko sa lahat na pwedeng sabihin diretso. Wala nang timing, sabi mo na ito, kailangan. Doon naman sa mga gustong nasasabi na gustong sabihan noon, no. Siguro mag-compare muna kayo sa pastor, no, sa mga ano natin, sa mga senior natin, para mas magandang, you know, paliwanag o ano, tapos sabihan talaga, hindi pwedeng palagpas yun, kasi ang nangyayari, nagko-collapse eh. Kasi marami ako na didinig na eh, kasi ganito eh, ganun. Marami silang ano, yung mga elders. Eh pagka ganyan, hayaan mo na lang ka. Hinahayaan nyo, so anong gagawa, ang gagawin ko, nakita ko, hindi na kumikibo. What's the sense? Kasi yung mga nauna sa akin, yung mga elders, tolerate nila eh. Tapos pag naubos na yung laman ng simbahan, sabihin na, daldal sila ng daldal behind. Pero pagdating doon sa harapan, ayaw nila. Ayaw nila. Nandun yung fear, nandun yung reprise, nandun yung mga ano-ano. Ay, tama na. Kung di mo kayang sabihin ng face-to-face, huwag mo na sabihin sa iba. Yan ang takeaway ko. Thank you po. Amen. Thank you. Brother Rene, sino ang pipiliin mo, brother, na susunod? Pili ka ng isang tao. Nana po. Susunod na mag-share. Oh, pili ka sa kanila. Nakikita ko dito si ano eh. Si Nancy. Nakikita niya. Si Vince. Love you, Tata Rene. Tapos na po si Tita Vince. Kapag-idol. Tapos na sa... Pero pwede po ako mag-share kahit na 1 minute lang. Ah, sige, about po, rebuking. Sige. Alam niyo po, believe na believe ako kay Teacher Ray. Actually, I call him, he's a Pastor Ray, but I keep on calling him Teacher Ray. Nakasama ko sa trabaho. Talagang ginagay niya ako. Hindi ko alam, advisor siya. He's a good advisor. Hindi ko alam kung rebuke yun. Hindi ko alam po isa na lamang difference ng rebuking or advising. So, yan lang po ma-share ko. I salute Tito Rabe about ganyan siya kung magsalita siya na talagang mapipil mo na mahal ka. Mahal ako ni Tito Rabe. Yun lang po. Magaling siyang magano. Amen. Thank you. Buto ako dyan. Mabait si Brother Rene. Munang magtuturo para si... Sister Rachel. Opo. Dapat po maging leader and conqueror po tayo lahat sa pinapagawa po sa atin ng Diyos. So, and sa pag-lead naman po and sa pag-conquer din po natin, maitaas lang po ang ngalan niya. Yung pangalan niya lang po ang siyang maitaas. So, yun po. Amen, amen. We have a tall order being the oldest, most probably, first Filipino church, no? Dito sa LA. Meron tayong tall order to reach out. 600,000 Filipino-Americans na nakatira sa LA County. So, mabigat yun. Mabigat ka trabaho yun. Ano, plus, meron pang mga non-Pilipino sa pumapasok. Diba? So, kaya importante na like David, we will maging conqueror din tayo para sa Panginoon. Amen. Sister Rachel, sino ang ano?
pinipili mo next. Hindi ka na lumayo, ah. Go ahead, Brother Jai. Yung sa kwento po ni David, yung pagtayo po, ano, ay nagkaroon, gumawa ng kasalanan na tinatago-tago po natin, pinakakatago-tago. Gumagawa ng paraan po yung pagkakataon na mag-surface siya muli. Yung in the form na parang hindi natin ini-expect. Parang ganun po. So instead of covering our sins, we should confess it to God and give it up to the Lord para po ano, matulungan niya tayo na mag-deal dun sa mga epekto po ng sin natin. Kagaya po nung yung sa adultery na ginawa po ni David. Ginawa niya po, ginagawa niya na parang pero hindi siya nagtagumpay. So, ganun po. Ganun talaga, no? Pag kami kasalanan, pilit natin tinatakpan. No, takip ng takip. So, excuse me, hanggang hindi na natin matakpan. Kaya nga sabi eh, pag nasa korte ka, magsabi ka lang ng totoo. Kasi ang katotohanan, hindi mo kailangan pagtakpan. Ang problema, pag nagsinungaling ka, para ma-defend mo yung lie na yon, kailangan mo pa uling magsinungaling. Tapos para ma-defensa mo, kailangan mo pa uling magsinungaling. Gagawa ka na naman ng panibagong kwento para magsinungaling. Hanggang sa mabaon ka na, hanggang sa nalimutan mo na. Alam mo yun, sabi nga, ang isla nahuhuli sa bibig. Kaya pag nalimutan mo na yung kasinungalingan na ginawa mo noona, mahuhuli ka na, di ba? So, importante na huwag tayong magtakip ng kasalanan. Ihayag agad natin sa liwanag ng Diyos. Di ba? Thank you, Jai. Sino ang yung napipili? Si Brother CJ po. Alright. CJ! Hello po, good evening po. Tulog niyo ba kayo? Nagilitin, tawag na tayo. Sorry po. Pero na, pikit-pikit po si Papa. Pero sa amin po, main takeaway po namin is acknowledgement po ng sins and pag-repent po. So, through this book po, may we remember after nung video nung walk through the Bible and after the Zoom meeting, maybe find time to be able to look back on our sins for our daily, daily application na po ng, ano, ng book na to is to find time to reflect and think about yung mga nagawa natin since ang ating sins can hinder our relationship with God. So through this parang reflection and thinking and looking back sa mga sins, we will be able to confess our sins and turn to the Lord. And through that, na once na magawa po natin, mapapatawad po tayo ni Lord and ma-restore po yung relationship natin sa with Him po. Amen. Amen. Tyron, nandiyan pa ba si Tyron? May sabihin ba si Tyron? May dagdag ba si Tyron? Naantok na rin po. Okay. Thank you. Sino nga pipiliin mo, si Jake? Si Kiko po. Kiko! Kiko, it's your turn. Okay po. Yung sa akin naman po, kailangan po harapin yung mga pagkakamali, yung katulad kay David, kung anong nagawa niya ay may time siya na humingi ng tawad kay Lord. Parang as he shows his strength to the Lord, kung para may time siya magsimula ulit at itatama niya yung pagkakamali. Yun lang po. Amen. Ganda naman nun, Kiko. Kiko, sino napili mo? Sa nakita ko po, si Brother Aldrin naman po. Oh, tapos si Brother Aldrin, pero pwede si Sister Jasmine. Ah, tapos na. Pwede naman si Ate Jasmine na lang po. Ate Jasmine, ikaw daw.
Sa takeaway po muna ako. And takeaway ko po is there's only one God, so we need to be obey Him because of our love for Him. Tapos po, doon sa rebuke naman po, ang Nathan ko, ito po. Kasi nung nagkakalala po kami, text me, tapos nag-meet kami. Tapos ako yung mismong nag-aya sa kanya na, inuman tayo. Sabi ko po sa kanya doon. Tapos, no, siya na, ilang taon ko na? 19. Ako po, kinakabahan po ako. Pasensya. Ano ba, 24 yata ako. No, 24 birthday. Ayun. Tapos, nung ano na po, nung nandun na kami, nagsalta siya sa akin, diretsuhan na. Alam mo, yung mga ganyang edad, sa pagkakaalam ko ha, sa pagkakaano ko, dapat stable na yung trabaho, dapat ganito na, ganyan na. Parang napahiya po ako noon na nahiya ako sa kanya, medyo nainis, pero tinanggap ko, tapos umiyak ako. Umiyak po ako noon. Pero nirealize ko talaga na tama siya. Kasi siya ang bata-bata niya, pero yung mindset niya is iba. Kaya talagang siya rin yung nagbigay kay God na para sa akin na mabago yung life ko po. And the rest is history po. Ayun. Yan lang po. Thank you. Ganda naman nun. Kinakabahan. Minsan na ang Nathan natin, asawa, minsan anak, minsan magulang, minsan kapatid. Di ba? Kasi yan yung mga tao na malapit sa atin na, ano, na ayaw tayo mapapahamak. Di ba? O kaya kaibigan na na-close sa atin. O kaya churchmate. Di ba? Oh, thank you, Sister Jasmine. Sino ang napili mo, Sister Jasmine? Si ano po? Sister Pepot po. Tita Pepot, welcome back. Welcome back, Tita Pepot. Kamusta, kamusta ka na? Ito po, Pastor, nagre-recover. Masaya kami, pakita ka namin. I thank you. Ako, Pastor, sa tingin ko, sa takeaway ko, Pastor, kung tayo, nakafocus tayo kay Lord. Kasi dito sa mundo to, marami talaga tayo. Ano man temptation dumating sa atin, pwede nating ma-overcome. Hindi tayo madaling matetempt unless, kasi ang temptation naman, pwedeng mangyari sa atin kung gugustuhin mo. Pero may iwasan yun kung ikaw ay nakafocus kay Lord. Tsaka kung talagang si Lord nasa puso mo, hindi ka madaling matitemp eh. I believe in that. Tsaka isa pa, Lord, kagaya ni David, ginawa niya para lang makuha niya si Bathsheba. Pinalagay niya sa front yung asawa ni Bathsheba. Pinapatay niya, so tapos inasawa niya si Bathsheba. So sa atin, sa personal natin buhay, especially pastor sa mga offices, di ba? Meron din natin may iwasan na meron mga favoritism. Ganyan. Kasi nangyayari din yan sa amin sa pal, mga palakasan sa mga amo, ganyan. Minsan, deserve mo nang ma-promote, hindi ka ma-promote kasi barkada ng amo yung mga taong next sa'yo na dapat ikaw mag-promote sila, hindi ganun. Mga ganun. Kaya, just to get what we want, huwag tayo gagawa ng hindi maganda. Eh, parang ganun ba? Para lang makuha mo yung gusto mo, eh, maninira ka ng kapwa mo. O kaya, kagaya sa pastor dito sa office ko, yung dati kong office, itong dati kong bago kami nagsara, minsan, ang boss ko kasi para may iwasan lang na customer, sabihin mo, wala ako. Ang hirap. Kasi amo eh. Pero sabihin mo na lang, I'm sorry, it's out of the office. Pero ayaw mo magsinungaling kasi wala kang magagawa kasi pagagalitan ka. Yung mga ganong circumstances, magsosorry ka na lang talaga kay Lord. Yun lang po ang aking takeaway. Pastor. Go ahead, Patita. Meron akong question. Uh-huh. What do you think was David's aim in getting Bathsheba? Was it just for beauty and pleasure? What? Halo-halo po, no? Ang nabasa ko, maganda yung nabasa kong commentary dyan, eh. Isang factor is
Last, another factor is, probably kasi talaga si Bathsheba ay napakaganda at napakasexy. Another factor is, yung bang presenting that you can overpower somebody. Kagaya po nung legal, yung technical legal terms yan ay kumbaga kung sa panahon ngayon, pwedeng sampahan si David ng sexual harassment case. Kasi ang ibig sabihin kasi ng sexual harassment case, ikaw ay a person of authority, meron kang subordinate, at ginamit mo ang iyong power, kapangyarihan, authority, para ma-abuse mo siya. This is regardless of pinilit mo siya or siniduce mo siya. Obviously, in the case of Bathsheba, she was seduced. No, kasi sa panahong yon, if you will not observe yung pagkaka-describe kay Haring David, siya ay magandang lalaki, siya ay sikat, siya ay matapang, pumatay ng gulayat. Kumbaga, yung pagsamasamahin mo na yung sikat ni Fernando Poe Jr., LeBron James, kumbaga sikat, lapitin talaga to. Walang babae ang hindi gustong mapangasawa si Haring David. Parang ganun. So, ikaw ay flattered kasi napansin ka, tapos siniduce ka. Kahit ang tanong si Bathsheba ba may kasalanan? Meron, kasi pumatol siya. Pero mas malaking kasalanan ni David kasi siya po yung talaga nag-initiate, ginamit niya yung power niya, yung kanyang authority. So, maaari pong isa sa mga pangunahin dahil sa ay lust. Dahil yung lust ay kadalasang pumapasok yan kapag idle ang ating mind. Kaya nga, dati sa isang men's ministry conference, ang sabi ng speaker kapag ka ikaw ay walang ginagawa, huwag kang tumanghod sa taharapan ng laptop dahil malamang ma-type mo, mag-search ka ng pornography sites. Kasi nga, it's the devil's playground. So, ganun po yun. Ganun nangyari kay David. Wala pa naman porn sites noon, pero meron naman naliligo sa labas ng bahay nyo. So, kumbaga, yun na yung out of lust. Pangalawa, gusto niyang may common term na tinatawag tayo mga Pinoy saan. Power trip. Kumbaga, gusto niyang ipakita yung power niya na he's above every other person. Kahit yung ginawa niya kay Uriah, it's power trip. Di ba po? Malinaw na power trip yun. Kumbaga. So, pride. Lumalabas, pride yun. Kumbaga, gusto niyang ipakita na he's above everybody else. So, yun po, tita. Yun napansin ko. Unless may iba, yung iba meron napansin na gusto nilang idagdag, we welcome that. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you. Pastor, matanong ko, anong ginagawa ba ni Bathsheba? Di ba naliligo ba siya doon? Naliligo po. Nung nakita siya ni David. Naliligo po. Bakit siya naliligo na hindi siya nagsasara ng bintana at pinto? Parang tukso. Para din siya tukso kasi kung gusto mo maligo. Hindi niya sinara ang pintana at pinto. Hindi niya talaga maligo na nakatago. Siya talaga... Sorry, Pastor. Kaya nga. Actually, hindi siya... May kasalanan din siya. Yung papayang tumutso. Maring may mali nga rin, yung si Bathsheba dahil nga naman pwede ka namang pumasok sa loob, magtago, whatever. No? Pero maring ang sitwasyon niya, sa panahon nila yon hindi natin alam yung kultura, baka ganun talaga maligo sila. Parang noong unang panahon, di ba sa Batalan, sa may poso, doon naman naliligo yung mga babae, pagkatapos may tapis lang, di ba? Ganun naman yung araw, di ba? So maring di natin alam. No? Pero obviously, pwede rin natin ihalintulan dyan na sabihin natin, Bathsheba, bakit hindi ka naman nagtapis o nagtakip para hindi ka naka... Parang ganun din sa panahon natin na parang dress modestly sa mga babae na sabi nga ni Allison na kapag siya ay nanamit sa harapan ng Panginoon, pinipilis niya yung Panginoon. So, ganun din sa panahon natin na alam nyo kasi ang mga lalaki very visual, no? So, kumbaga, wala naman talaga sa babae yun.
Halimbawa, nag-miniskirt ka, wala naman sa babae yun. Gusto mo lang, it's a fashion. Pero sa ibang lalaki, maaaring may iba na silang visual interpretation. No? Mali yung lalaki. Kasi hindi mo pwedeng i-dictate na dapat hindi naka-shorts, hindi naka-miniskirt, naka-ano. Kasi ikaw yung mali, dahil ikaw yung tumitingin eh. Pero somehow, eh, magandang tulong na rin sa kababaihan na wag na lang magpakita ng skin, no? Kagaya ng ginawa ni Bathsheba. Di ba po? Pero sa totoo lang, eh, kung hindi man naliligo si Bathsheba nun, eh, ang pagkakadescribe kay Bathsheba ay maganda. Eh, maaaring makasalubong din naman ni David dyan sa ano, na nakadamit o bagong paligo. At papatawag niya pa rin yan. Di ba? Papatawag niya pa rin. Kasi, eh, ano, it's not just nagkataon lang na naliligo. Kumbaga, kung susumahin natin, pareha silang mali, pero medyo ano, medyo lamang ang pagkakamali ni David, di ba? Go ahead, Pastor Gled, may sasabihin ka, tatas ka na. Pastor. Hello? Ay, I looked it up according to a commentary. So sabi po daw kasi naliligo daw si Bathsheba dahil she was cleansing herself after her period. Yun po ang ano, tradition nila sa Jew. Sa tradition po nila. Her period. And it says here that at the late of night, David awoke from his sleep and he went to the roof. So it's possible that wala naman po talaga ata silang mga curtains in that time. Tapos meron siguro at the off chance while Bathsheba was honorably doing her tradition, she was obeying the law of Moses. Nakita ni David si Bathsheba from the roof, so he had a better bird's eye view of Bathsheba, and Bathsheba was unfortunately just seen and this happened. So yeah, according to a commentary, and I think it makes sense po na she an unlikely victim at that time. Unlikely victim, yeah. Kasi yung palace, Pastor. Go ahead, Tita. So, yung palace ni David, medyo na sa bundok. Elevated. Tapos na, yeah, kung umakit ka doon sa, ano nga, sa ramparts or sa top side, makita mo na yung buong paligid. So, yeah. Kaya nag-Bathsheba. Yeah, bakit nasa elevated ang palace ng hari? Siyempre, in case of war, nasa magandang posisyon ka na hindi ka basa-basa mapapana or masisibat dahil nasa elevated ka eh. Kumbaga, mas madali yung mangsibat ka pababa kaysa sibatin ka pataas. So, noong time na yon eh, nag-relax si David. Maaring ang hindi naman talaga kasalanan ni Bathsheba dahil naalala nyo, binanggit sa Leviticus nung pinag-aralan natin noong nakaraan, ang sabi, bawal magdidikit ang mga Hudyo sa dugo. Eh, part yun. Kapag nag-menstruate na menstrual period ng babae, pagkatapos, ginagawa niya lang, ginagampanan niya lang naman yung kanyang tungkulin sa tama nga, sa law ni Moses, na naglilinis siya. So, naliligo siya. So, nataon naman na nakita siya ni David. Tsaka pansinin nyo, clinically, medically, scientifically, na right after ng menstrual period ng babae, usually nagiging fertile sila. So kaya nabuntis si Bathsheba. Right? Correct. Oh, na-connect natin, ha. Correct, Pastor. Na justify. Pero kasi pwede naman din na tumakbo si Bathsheba, pinatawag siya, di ba? Pwede siyang tumakbo, pero kasi isipin niyo rin, hari itong nagpapatawag sa iyo. Baga, delikado ka pag tumakbo ka. Pangalawa, sino ba naman tatakbo? Ang bait-bait ng hari na 'yan, eh. Ang gwapo-gwapo pa, 'di ba? Hindi naman si Haring David na parang Herodes eh. We're talking about a good-looking king at sikat dahil nga ang daming napatay na kalaban at ang ganda ng Israel, tahimik, maunlad. So sinong hindi ma-attract sa hari na 'to, 'di ba? So Pastor, curious lang po ako, wala po akong alam. Si King David do ba eh binata before kay Bathsheba? Hindi po siya binata. Meron po siyang asawa na alala nyo.
yung isang anak ni Solomon ay napangasawa niya. Ay, sa Solomon, anak ni King Saul. Kasi naalala niyo nung kinalaban niya si Goliath, ang isang prize doon ay prinsesa, yung anak ni King Saul. Ipapakasal niya. So naging asawa niya yun. So obviously may asawa siya. At may pa siya asawa. So pero ang hari naman kasi pwedeng magkaroon ng ano ng harem or mga asawa, no? Mga pwede siyang pagkasal. Nasobran nga si Solomon eh. 700 yung asawa, 300 yung kabit. So, 1,000 yun. 1,000. Pag-uusapan natin na yung bukas. Bukas naman yan. Pero what I'm saying is, legally, pwede niya naman pakasalan si Bathsheba, pero hindi nga pwede kasi may asawa. Kung dalaga si Bathsheba, pwede niya naman pakasalan yan eh. Isama sa mga isang mga asawa niya. Pwede yun. Ang problema, bawal dahil may asawa yun si Bathsheba. Pastor, talagang mahilig maligo si Bathsheba. Kaya ipinangalan sa kanya, Bathsheba. Kaya pala. Brother Noel. Kapatid ni Bat and Bodies. Okay, so kanina ba tayo minto? Nalimutan ko tuloy. Kay Kiko ba? Si Kiko ba yung huli nating ano, nagsalita? Ako, Pastor. Ay, si Tita Pepot pala. Tita Pepot, sino pipiliin mo? Si Sister Darren. Sister Darren. Hello po, magandang gabi. Good evening. Oh, yung takeaway ko po, regarding sa narinig ko, no, na ang kasalanan ay nakapagdadala ng matinding kahihinatnan or consequences. Yan po man ang kasalanan na ay maaaring mapatawad. So just like sa kay David, we know that David committed terrible or horrible sin, no, or kasalanan, but there is forgiveness in the life of David as well. So after na si Nathan, the prophet, confronted or rebuked David for his sins. So and David repented and confessed to God. So just like din sana sa ating buhay, na dapat may apply natin yung attitude ni David na marunong magpa-rebuke, no, at tumanggap ng kasalanan na nagawa. At tanggapin ang kasalanan na ating nagawa at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Jesucristo. So gaya na nga sinabi sa 1 John 1:9, if we confess and our sins, He is faithful and just to forgive our sins and kunin lahat ng righteousness ng sa atin. Yan lang po. Amen. Thank you, Sister Darren. Sinong pipiliin mo, si Sir Darren? Si ano? Sister Vilma. Sister Vilma. Sister Vilma. Hello, magandang gabi po. Good evening. Good evening po. Sa akin po, napaka-pogi naman kasi ni David. Baka hanapin ko si David niyan eh. sa langit. Ako rin hanapin ko si David eh. Di ako talaga kung pogi. sa akin po, ang kasalanan po talaga ay pinagbabayaran. Dahil kapag po kasi hindi tayo humihingi ng tawad sa Panginoon, hindi rin po lumuluwag ang ating kalooban. Amen. At tulad ko po, minsan, naiyak naman ako. Minsan po, alam ko po sa sarili ko na minsan meron din po ako nagagawang pagkakamali. Pero, hinihingi ko po agad ng tawad yun. Kaya po sa pagkakaintindi ko po sa anong yan, wala pong kasalanan na hindi pinagbabayaran. Amen. Tsaka po, kailangan lang po, lagi lang po tayong magdadasal, hihingi po ng tawad sa Kanya, para po, patatawarin niya rin po tayo.
Amen. Yun lang po ang ano ko po, Pastor. Salamat po. Thank you, Tita Vilma. Sino po ang napipili niyo po? Sino ba nandito pa? Diyan po si si Cled, Minnie, Conrad, Christine, Bong, Girlie, Rave, Jeannie, Giselle. Si ano po? Si Giselle. Giselle. Thank you, Tita Vilma. Giselle. Go ahead, Giselle. Opo. Hello po. Hello, Giselle. Go ahead. Hello. Hello, Giselle. Go ahead. Sorry po. May baon po for tonight is pag nagkakasala po tayo, we are more concerned about what other people think about us and not what God thinks about us. Yet na-please si Lord sa genuine sorrow and regret na pinakita ni David over the sins na he committed. So, he still managed to enjoy God's forgiveness and favor po. Amen. Thank you, thank you. Giselle, sino ang napipisil mong susunod? Si Minnie, Cled, Conrad. Jeannie. Hi, Jeannie. What's your takeaway for tonight? What's your take out? My takeaway is that not only God looks over us every second of the day, it's fairly important to all of us to remember what we also do in every action that we make. Yeah. Amen. Thank you, Jeannie. I love that. Sabi ni Arison, heart, heart, heart. Okay, Jeannie, who's the next sharer? Ate Cled. Ate Cled, you're next. Hello. Oh, it's me. Halos lahat po nasabi ni. Pero I think the biggest takeaway po is in the story of Bathsheba, I think it's interesting na I mean, David had 7 other wives, and pero Solomon came from Bathsheba, and I think, and when your child becomes the next queen, the next king, you become the queen mother, so that's a higher position in their royal court. So I think in that sense, though all those like very not good things happen to Bathsheba, there is a sense na makita mo na God still redeems people in ways na kahit it looks really bad, there is always a way to turn something into good. And I think that when we let God, that when David turned back from his sins and acknowledged his sins and gave it all back to God, I think that was kind of God's own redemption in a way so that his grace still becomes the most apparent in light of the story. I think it's important to remember that when we live life, it's never truly about us. It's God's story at the end. And I think the little choices that they all make, somehow God changes and turns it in ways that he is still glorified at the end of the day. So, yun lang. Gandang perspective yun, no? Queen mother nga siya, na-promote pa, di ba? Naging queen mother.
So, Sister Catholic Life, sino yung susunod na magsasalita? Sila Kuya Conrad or Pastor Bong? Either one. I don't know if they're available. Whoever is most available from the two. Pastor Bong, Brother Con, sino ang available? Okay, Pastor. Okay, Pastor, ang takeaway ko, ano? Si David, before siya nag-fall kay Bathsheba, he had a lot of successes ba? Parang nagkaroon ng mga kaaway niya, natalo niya, maraming victories, tapos umayos yung Israel. Pero ang kwankuron, in spite of that, parang naging vulnerable siya nung nasa mountain top na siya. Naging vulnerable siya kay Satan. Nagkaroon ng butas na nag-fall siya. So, parang naging sa akin trap yun eh. Trap. So, dun siya bumagsak ba? That was the start of his downfall. So, sa buhay natin, inaatake tayo ni Satan kung na, sa tingin natin nasa taas na tayo, complacent na tayo, ang pan natin ay, invincible tayo, everything is okay, everything is fine. Parang yung nilolower natin yung guard natin, nakalimutan natin yung Diyos. Parang, not completely, pero parang nakukuha siya na hindi natin siya nabibigyan ng importansya compared kung yung nangangailangan. Pero ang Diyos naman is faithful and just kung hihingi tayo ng kapatawaran if ever or kung dumating sa pagkakataon na yun na bumagsak tayo sa temptation, nagkasala tayo. Sabi nga sa nabanggit ng mga kasama natin, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, yung as a whole naman, Pastor, yung sa grupo, sabi nga sa 2 Chronicles 7:14, as a nation, if my people are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. So, God is a forgiving God. Kailangan lang natin humingi ng kapatawaran. Ayun ang takeaway ko, Pastor. Amen. Thank you, Pastor Bong. Pili ka na, Pastor Bong, kina Mini, Conrad, Christine, Girly, Rave. Sino ang isa? Brother Rave, Pastor. Pastor Rave. May work ba si Pastor Ray? Kung may work si Sister Girly. Girly. Kasalanan niya, Pastor. Wala akong ginagawa. Hindi ako kasali dyan. Karay ba? Sa akin naman, Pastor. Yung sa buhay ni David ka, kung ilagay natin sa buhay ng mga men's ngayon. I mean, kahit sa mga babae, ganun din. Parang lesson yun eh, na iwasan natin yung temptation, yung mga ganun bagay na makikita mo na dapat mo namang talagang iwasan. Kasi magdudulot ngayon ng, at the end, it will create problem talaga. And mga consequences sa buhay natin. May mga pangyayari na alam natin na mali, pero minsan ginagawa natin. Wala tayong preventive measures o mga precaution sa buhay natin. Kaya nga nandiyan yung Bible. Sabi nga, it's our guide. So,
dapat pag may gagawin tayo sa buhay natin, we should always consult our Bible before we, you know, before we proceed doing something. I think it's better to read the Bible first, and for sure God will give you wisdom what to do, and will tell you what is right and wrong. Ako, Pastor, every morning, that's my prayer, that God will give me wisdom, wisdom to know what is right and what is wrong. So that's my first word in the morning when I wake up. I mean, second word pala. Thanks, Papa, salamat muna ako sa umaga. So it is really important to be careful in things that we are doing, kasi mahirap eh pag nagkamali ka. Yun nga, ang daming consequences sa buhay. Tapos sometimes you don't understand that these are all the consequences of those things that you're doing, and then you will blame God. Lord, bakit ginagawa mo sa akin ito? Bakit nangyayari sa akin ito? Nagsisimba naman ako for Sundays. Wow. Because maybe you're doing something not right. Diba? So yun ang i-share ko sa lahat na there is always a way to make things right sa Panginoon. So sundin na natin yung just read the Bible, and for sure, 101% God will give you wisdom, will guide you, and will take care of your life. That's it, Pastor. Amen. Thank you, Pastor Ray. Okay, isunod na natin, Sister Girly. Oo nga. Tiyaga daw, sunod. Madali na sa akin, Pastor. Take four. Para maiwasan yung idleness, take four. Take four. And also, pag there is sin, kneel down right away and ask God forgiveness para hindi na lumala pa ng lumala, kasi pagka hindi ka agad humingi ng tawad, magpatong-patong na yung minsan mahirap nang habulin. Amen. Mahirap na solusyonan. Yun lang po. Amen. Thank you, the girly. Okay. So, ang natitira na lang natin si Jaya, si Mini, si Conrad, Christine, sino ang gusto mag-volunteer sa mga natitira? Sino gusto mauna? Anybody? Pwede na ako. Go ahead, Brother Cons. Okay, I'm just gonna speak on behalf of me and kay Pastora Christine, kasi nagpapatulong siya ng baby. But my takeaway for tonight about our fast cut is that all that we spoke about, everything leads to man's sinful way nga naman. Okay, about man's sinful way and God's forgiveness. There's the thing about Nathan. The thing about Nathan, how he rebuked. When Nathan rebuked, it's actually the righteous rebuke. That is the difference. Pag nagre-rebuke ang isang tao, there's two ways na pwede niyang puntahan. Either there will be a conviction or there will be a condemnation. Now, if it's not a righteous rebuke, it's gonna lead to condemnation. You know what I mean? Pag yung sa ano naman, if it's the righteous rebuke, of course, conviction. And the best thing about that, where there's conviction, there's a way out that God has made for us. God was willing to forgive us, and He will even find a way for you to atone yourself. So that's the best thing about that. And that's, you know, so ang moral lesson is that when we rebuke, the best way to do it, again, sinabi niyo kanina, Pastor, in short term, is to pray. You gotta pray for it. Pray for the person na i-rebuke mo, of course. But more importantly talaga, pray
for yourself. Kasi kapag, you know, kapag review ka lang ng review to people, you know, wala na akong, ano, alam mo yun, it's like, hindi maganda, nakakasakit, nakakasira. It will either build up, ikaw ang sabi niya, ano, kaya sabi ni Tita Fe. In regards to yung sinabi niya, it will either build up a person or destroy a person. Mm-hmm. So, mag-iingat tayo when we rebuke. And mm-hmm. when we rebuke, we first have to look at ourselves. Kasi if we don't do that, if we fail in that point, dyan pa lang, before we even rebuke the other person, then maganda na nga yung sinasabi nila na ano, may kasabihan na kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka na lang magsabi. Don't say anything at all. Because mm-hmm. otherwise, you know, the consequences are just dire, you know. Yun. Yeah, kasi may takeaway na. May rebuke din na ano eh, no, na parang pa self righteous, 'di ba? Yung parang true. Alam mo 'yun, parang basta maka-rebuke lang kasi para iparamdam sa kapwa na mas magaling siya or mas matalino siya or mas alam mo 'yun, parang oh mas spiritual ako sa iyo, rebuke kita, no. Kumbaga, yeah, kumbaga tingnan din natin 'yun. Kasi minsan din naman meron namang re-rebukein ka, hindi naman pala siya yung gumawa. Pwede mali na agad, di ba? So importante talagang manalangin muna, gather the facts, no? At kumbaga i-present ng tama, ng walang halong hatred, galit, or anything. Kundi ang intention talaga is mapabuti yung tao. Kung mali naman, edi okay, mas maganda nga kung mali, at least nalinawa na agad. No? Kung tama naman yung ano, edi at least eh, natanggap ng tama ng tao. Yan, tama yun. Basabog lang yung self-righteous rebuke na parang pariseyo, saduseyo, na, di ba, na ano, ganong klase ng rebuke. Okay, next. Jaya. Hello po. Good evening. Nito po ako sa kay Ate Rachel. Lipat po ang kwarto. So, ang akin pong take away everywhere. So, especially sa amin po mag-asawa, magkalayo po kami. Asawa ko na sa Pilipinas, dito po ako. So, ang ano ko po is, huwag po tayo magpapaano sa temptation na binibigay sa atin. Instead, magdasal po tayo if in case nakakaramdam po tayo ng mga ganong bagay. That way, i-lead po tayo ng Diyos sa kung saan at kung ano po ang dapat nating gawin. And if ever naman pong nagkaroon tayo ng kasalanan, syempre tao lang po tayo na tatad ng kapatawaran. Especially, lalo po kung yung kasalanan po is nakakadamay po ng mga inosenteng tao gaya po nung nangyari kay David, yung anak niya po nadamay dahil po dun sa kasalanan na ginawa po nila ni Bathsheba, which is hindi po dapat nangyari kung hindi po siya nagpaano sa temptation. Yun lang po. Amen. Thank you. Alright. Okay, last but not the least. Mr. Mini, nandiyan ka ba? Mr. Mini. Hello? Nakatulog na ata si Stabby. Okay. Meron po siyang ano, nilagay sa chat. Na ay, sorry. Basahin natin. Sabi din ni Sister Mini, walang kasalanang di nabubunyag. Walang kasalanang di mapapatawad ng Diyos. Be aware of red flags in your life. Look for an accountability partner. Ayan. So, importante yung discipleship ha. Accountability partner din kasi ang discipleship. Alright. So, prayer request. Meron ba kayong prayer request yan? Prayer request? Yes po. Yung family sa Pilipinas, maraming nag-positive. Ang nagtataka lang po yung mga anak ko, pag dugo, positive. Pero pag swab, negative. So, sabi ko mag-quarantine pa rin sila yung isang anak ko tsaka manugang ko po. Paki-pray po. Si ano. Thank you po. So, children of Ryan.
Ryan and Melody. Ryan and Melody. Nag-positive po ba sila? Sa dugo po, ganyan pala sa Pilipinas, dalawang klase yung 15 minutes. Sa dugo, or kaya sa swab. Sa dugo, dahil vaccinated, positive. Pero pag ano, mag-isolate na sila. Okay. Thank you po. Other prayer request? Pastor, ako, healing for faith. Kasi di ba si Hazel nag-positive. Si Faye naman, nahawa na rin. Kasi nakakalakad ng mga travel papers niya. So, naka-quarantine pa sila. And sana makakuha ng positive space sa flight next week. Kung naayos niya lahat. Oh, si Faith, si Hazel, at si David. Ano po? Lahat po sila Faith, positive po. Hazel. Ba? Yung dalawa lang, Pastor. Si David, hindi. Ah, that's good. Okay. Tsaka yung coming operation ni Stephen. Hinihintay lang namin si Faith. Okay, Stephen. Tsaka ako din, Pastor. Kasi sabi, magkikimo pills daw ako 5 years. Sana naman wag 5 years. Chemo pills. Sige po, mag-pray natin yan. Okay, meron pa po? Anybody else? A request? Meron pa? Pray request? Wala na? Sige, manalangin na tayo. Let's bow our heads and close our eyes. Let's pray to God. Heavenly Father, thank you, Lord, for another night of prayer and fasting. Our third night, Lord God, and we're learning so much from you. We acknowledge you are the King of Kings and Lord of Lords. You are still Lord over us, Lord God. We thank you for the life of David that we learn so much from him. Thank you for all the examples that we can apply it, Lord God, sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya mo sa amin, mga natanggap namin, Panginoon, kaya ng citizenship ni Jaya, yung wala ng COVID ng Mendez, ang Ruiz family, negative si Brother Noel Madrid, magaling na si Sister May Tumayo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po mag-ingat, Panginoon, sa mga anak ni Tita Nancy, na si Narayan Melody, na magkaroon na po ng clearance yung kanilang COVID incident, Panginoon. Kayo mong pagaling sa kanila, dalangin namin ang De Mesa family na namatay po ang kanilang patriarch, Panginoon, at si Daddy Eddie, at ingatan niyo po sila, Panginoon, at kayo po ang mag-yumakap sa kanila, Panginoon. Dalangin namin si Faith at si Hazel na meron pong dinadamdam. Dalangin namin na ingatan niyo po sila. Magpumahawa si David. Ganun din po, Panginoon, ang operation sa bunions ni Stephen ay maging successful. Makarating agad si Faith dito, Panginoon, para maalagaan niya kanyang ina at maasikaso niya rin si Stephen. Magkaroon sila ng reunion, Panginoon. We pray na ingatan niyo po siya sa pag-travel at i-provide for her. We pray for Romy Guiwa, kanyang kidney problem at COVID-19 na nasa hospital ngayon. Pagilingin niyo po siya, Panginoon. Dalangin namin lahat ng mga kaibigan, kamag-anak namin apektado ng COVID-19. Dalangin namin na matapos na po ito. Sinasaway namin ito sa ngalan ng banal na dugo ni Kristo. Natapusin na po ang COVID-19 at makabalik kami lahat sa normal na pamumuhay, Panginoon. Dalangin namin ang pagbiyahe ni Mami Mary Ann sa US, Panginoon, na ingatan niyo po siya at maging safe siya. Dalangin namin, Panginoon, ang New Hope Nas, marami pong nagka-COVID. Dalangin namin na ingatan niyo po sila at pagalingin niyo po sila at makabalik po sila agad, Panginoon, sa simbahan, Panginoon. Mga kamag-anak, anak, kaibigan namin na mga home health nurses, mga frontliners, si Jairo, si Aljay Plan, Acosta, Angeles, Dumok family, mga frontliners, si James, si Joanne, si King, si Wedge,
mga nurses po, na ingatan niyo po sila, ilayo niyo po sila sa COVID-19. Ganun din, Panginoon, ang aming simbahan, ang LA Philnas. Magsiselebrate po kami, na magkakaroon po kami ng connecting event sa linggo. Dalangin namin na patuloy po ang paglago ng simbahan. Huwag niyo pong hayaan na kami ay paralyzed ng COVID-19, bagkus magdala kami ng maraming kaluluwa para sa inyong kalalwatian, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ingatan niyo po, Panginoon, lahat na magbabalibol din, walang COVID-19 at walang injury, at maging kapaki-pakinabang kaming lahat, Panginoon, para sa inyo po, sa paglilingkod sa inyo. Dalangin namin lahat na nandito, Lord. Ingatan niyo po sila, pagpalain niyo po sila, Panginoon. In Jesus' name, amen. And amen. Ayan. Open your windows. At, Pastor, nakalimutan mo ako. Apo. Alin po? Ay, sorry po. Ano nangin natin? Sorry. Tsaka yung huwag na ang mababa yun. Nakalimutan ko si Tita Pepot. Nalangin namin, Panginoon, at tinataas namin si Tita Pepot. Una, Panginoon, nagpapasalamat kami kasi okay na si Tita Pepot. Amen. Ngayong first na procedure niya. Dalangin namin na hindi niya na kailangan mag-chemo pills for 5 years, pero totally pagagalingin mo na siya, i-heal siya, Panginoon. At siya po ay magte-testify sa harapan ng maraming tao sa Wiley, at itataas ang pangalan niya dahil totally healed na siya, Panginoon. Yan po ang kiniklaim namin in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. All right, so buksan na natin ang ating mga bintana. Tayo mag-picture. Magpabango muna. Maligo muna, gayahin si Bachino. Okay. 1, 2. Okay. 1, 2, 3. Smile. There you go. Okay, good night, guys. Salamat, salamat. Good night, good night. Good night. Good night. Good night. Tomorrow. God bless. Bye. Bye, Tata Rene.